Magandang magandang kamalayan sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa ating klase, sa ating classroom, sa loob po ng ating paaralan na tinatawag na ating Online Kamalayan Lifelong Learning Center. At ang ating class ay ang ating tinatawag na KLSS na class ay Kamalayan Learning Alternative Success System. Yan. At dito ay marami tayong mga, actually medyo nag-a-adjust pa tayo sa ating mga subjects. No? I don't know kung talagang subject ang tatawagin natin dyan or maybe they will be considered already as, kasi nga I'm thinking of really offering this as a course. Ang ating tinuturo ditong course sa Kamalayan, hindi ko pala ma-define kung ano talagang course ang tatawagin natin. Maybe transformative communication or consciousness, whatever. I'm still supposed to decide on that, no? At ito nga ay aking offer dito sa ating mga kapatid o mga kaibigan at mga kasama sa Facebook, sa social media, kung saan ay sabi nga natin, ang pag-aaral ay hindi titigil kapag ikaw ay nag-graduate. Whether nag-graduate ka sa college, sa high school or sa elementary o sa graduate school, hindi ka pwedeng magsabi na alam mo na lahat. Lalong-lalo na ngayon, itong pagbabago ng takbo ng panahon natin ay talagang dito lumalabas ngayon ang mga, hindi naman sa kabubuhan natin, pero sa kakulangan ng ating mga kaalaman. Yan ang ating nare-realize ngayon. Kasi hindi na natin alam kung ano gagawin natin. Natigil o tumigil ang mundo, ang pag-ikot ng ating kabuhayan. At dito na lang natin nakikita ang mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Na kung saan ay nagkakaroon tayo ng mga adjustments na ginagawa or nakikita natin kailangan gawin. Kaya lang, hindi nga natin malaman kung ito nga ay tama o mali dahil ito ay isang bagay na kung saan ay bago sa atin. Para bang first time natin experience, no? Alright, we are actually talking about this pandemic plague that we are actually experiencing right now. Pandemic because it's worldwide. Which is exactly the same as what happened in the late 13th century, no? Ito nga yung ating talagang makikitang ma-compare natin sa panahon na yon. In the late 13th century, nagkaroon tayo ng natawag na Black Plague or Black Death o yung bubonic plague na kung saan ay more than, I think, 200 million people died. 200 million, ha? Hindi biro yan. From all over Asia and Europe. Parang ganito rin. Pero actually, tayo, hindi pa naman tayo umaabot sa ganun magnitude, no? Pero hahayaan ba natin umaabot? Parang hindi naman tayo aabot sa ganun kalaki. Noon kasi, during that time, they experienced that plague not knowing exactly what was going on. Hindi nila alam na meron palang sakit na nangyayari, na nagkakaroon na ng epekto o nagkakahawaan na sa mga tao noon. Akala nila, pinaparusahan sila ng Diyos. During that time, 13th century, siyempre, wala pang mga ganitong klaseng communication noon. No? So anything na mangyayaring ganyan, akala nila, this has something to do with God punishing them. So, lumala ang sakit na yun at lumaganap nga, naging laganap, naging worldwide at naging na nga, 200 million died out of that
Black Death na tinatawag. Alright, hi, M. Centeno. Good afternoon. Alright, so maaga ako nagsimula dahil gusto kong maumpisa na maaga dahil mahaba-haba itong pag-uusapan nating topic ngayon sa ating transformative communication. Actually, hindi na ito pala transformative communication. I'm sorry. Mali pala yung nilagay ko dun sa aking kuan. This is in the subject higher consciousness or how to achieve a higher consciousness. Yun yung isang subject na ating ino-offer din. No? So, nagkamali lang ako na nilagay na title. This is not transformative communication. So, yun yan. Dun tayo sa higher consciousness. Na kung saan, we will talk about the 12 phases of consciousness. 12. At ito nga, napag-usapan na natin dati na dinadaanan na natin ngayon itong third dimension and the fourth dimension and the fifth dimension consciousness. 3D consciousness, 4D consciousness, and the fifth dimension, 5D consciousness. Ano-ano ba itong kamalayan na ito? Itong consciousness na binabanggit dito. Ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi in-explain natin dati in the past that the 3D consciousness is itong nararanasan natin ngayon. Wherein we had been reacting to everything outside us. Kung saan ay we feel na tayo ay walang magawa, tayo ay biktima sa mga pangyayari. Tayo ay kawawa or nahihirapan, nag-struggle, nagkakagulo sa mga pang-araw-araw na pangyayari, no? Dahil nga para bang hindi natin naintindihan bakit ganito. But dito nga, kailangan natin naintindihan na ngayon na because of our consciousness, ito ay isang bagay na nagbibigay sa atin ngayon ng kumbaga parang kapangyarihan o power to be able to change what is going on or what we are experiencing. Hindi tayo biktima na helpless. Dito natin ngayon kailangan malaman na meron tayong power. And ano yung power na yan? By using our consciousness, we are able now to really see what is going on. So at this point in time, sabi nga natin, we are in this 3D consciousness, third dimension consciousness, where we are experiencing this duality or polarity, separation. Ayan nga, tatawag natin, para bang nagkakagulo tayo because sabi nga natin, bakit merong ganitong klaseng awayan, hidwaan, mga sakit, imbis na maging masagana ang buhay natin. Yan. Yan ang dapat natin naintindihan. And because this is because of the kind of situation we have in this earth that we are living in now. We are living in a third dimensional world wherein we are supposed to experience hot and cold, high and low, far and near. And so we're able to distinguish because we cannot know or we cannot experience good without experiencing bad. We cannot experience sweet without experiencing bitter or ano ba ang kwan. Ngayon, ganun. So, ito mga ating estudyante ngayon. Si Rodel Katahay is watching from Mabini, Batangas. Kumusta na kayo sa Batangas? Alay! Ang sarap dyan sa Batangas. Ang daming mga beach. Dyan masarap pumunta ngayon. Si Lyra Padilla Hilario is also watching. And of course, M. Centeno. And si Louis Aguinaldo.
All right. Ito si Louie Aguinaldo is our colleague in the music business. I don't know if he's still managing some artists. Anyway, so let's keep on watching. I'm talking about the 12 stages of consciousness. Mamaya-maya, umpisahan na natin yan. 5 minutes. At mapakita ko sa inyo ang kinalalagyan natin. Kaso sarado pa, ha? Kung nga pala kasarado pa ang mga resort, no? Kasi nga, hindi pa inaalaw ang mga turista. Kasi may mga guidelines pa. Kailangan anong tawag dito? Mag-social distancing pag nasa tubig. Yan, lawak naman ang beach, eh. Anyway, so bahala na ang Department of Tourism dyan. Okay. So, hi sir, sabi ni Lyra Padilla. Si Lyra is my former student, I think, in Assumption College. No? Alright, so, are you ready? Wala pa yung my usual students, eh. Pero, well, sabi ko nga, kung hindi sila makakapanood ngayon, that's their loss. Kasi itong babanggitin ko ngayon about consciousness, about kamalayan, hindi ko pa napag-usapan ito in the past. I've never discussed this. Although I've read this a long time ago, in 1982, I think, I read the book of John Randolph Price, his book called, or entitled, The Super Beings, wherein he discussed these 12 phases of consciousness. And itong si John Randolph Price, he actually had this dream before he died, no? Actually, during that time, I think it was 2012, he had a prophecy in a way. Ang dream niya daw was there is something that is going to happen after 2012. Kasi ngayon 2012, yun yung akala natin na end of the world. Pero hindi pala. It's the end of a cycle. And so it was the start of something. And then, yun nga, ang sinabi niya, Deepak Chopra, there's a lot of discussion about this topic. Yeah. Deepak din, yes, of course. Sinabi ni John Randolph Price in his dream na meron magiging another renaissance. Hindi ba naman nangyaring renaissance noon during the 14th century? And that renaissance during that 14th century happened after the bubonic plague. That bubonic plague, I think, lasted for something like 10 years or 6 years, no? 6 to 10 years. Na kung saan nga, sabi nga natin kanina, 200 million, almost 200 million people died. And nung natapos yung bubonic plague or yung black death or yung black plague na tinatawag niya, the renaissance happened. Ano itong renaissance na ito? It was the rebirth. Kumbaga kasi, during that plague, parang ganito rin eh, nangyari, pandemic. Tumigil lahat, nag-collapse lahat, nagbago ang sistema. During that time, the feudal system was in place. May mga hari, may mga ano pa rin, nawala yan, nagbago. And so parang ngayon din, no? Nagkakagulo ngayon sa Amerika, baka mawala na yung mga, I don't know, hindi pa natin alam. Everything is transpiring at this point in time. So, we don't know what's really going on. So, alam natin may mga nagbabago. Ito na nga yun. So, we're expecting a lot of changes. And when this lockdown started 2 months or 3 months ago, ito na nga yun, nakikita na natin, nag-umpisa na yung mga unti-unting mga pagbabagong lumalabas na sa buhay natin. But if you compare it, sabi nga ni John Randolph Price, 2013 up, between 2013 upwards, there will be a renaissance again. So, hindi natin alam kung ito na ngayon. No? So, we don't know yet because the renaissance is not yet starting again. We don't know if it will start
next year or 2 years from now. But definitely, sabi nga, there will be a renaissance. And that is exactly what we are now expecting to happen. Magkakaroon ng pagbabago. Definitely, it's really something new. Why? Because nagbago na tayo. We are now in the information age. Digital, computer age. Wala na tayo dun sa industrial age. Tapos na yon. So, ito na yon, information age nga. Sabi nga, digital age, computer age. So, everything now has something to do with what? Technology. And so, with technology at that, ito nga, for the past 20 years, nakita natin ang biglang pagbabago na sobrang bilis ng pagbabago ay talagang hindi natin nakita ang mga bagay-bagay na nawala, no? Kumbaga nakikita nga natin pero hindi natin napapansin na yun pala bigla na lang ngayon nagkakaroon na ng semblance of the coming new setup. Kung saan ito na yung mga in place, marami ng mga dating mga businesses na naging pase o nawala. And up to now, completely, ang dami na ngayon nag-collapse. So, we will now see a different concept of what we had been experiencing. Kung ito yung dating modern na thing na nakikita natin ngayon, na akala natin namamangha na tayo dahil ang ganda-ganda ng mga na-create natin, mga buildings, kung ano-ano mga bagay-bagay na itong mga bagong darating. Ito na yung sasabihin natin space age na siguro, no? Na kung saan ay dito na tayo makaka-experience na ang mga hindi na coaching nasa daan, kundi mga flying cars. Which is, actually, nagawa na yung mga flying cars na yan. Kaya lang, hindi pa natin ginamit. Hindi natin pinayagan dahil parang may pumipigil. Ha? May big businessmen or may mga nagko-control sa ating mga nangyayari pa. So, ito na ngayon, I'm sure, yung sinasabi ni John Randolph Price na Renaissance is going to be brought about by a new consciousness. Bagong kamalayan na yan. And so, pagbago na yan, AI will be in place. Artificial intelligence definitely will be in place. Robots will just be everywhere. Yan na yung makikita natin nangyayari. Kaya lang, kailangan hindi tayo paiwan. Kasi nga, sabi nga natin, 20 years from now, ito nga na lang ngayon eh. Ito mga bagong graduate na ngayon. Papasok na sila sa workforce na tinatawag natin. Ang tanong eh, anong workforce, anong workplace, anong pupuntahan nila? Parang wala na. Parang nagsara na. Wala pa nabubuksan na bago. Wala pang, yung mga bago, yung mga dati nabuksan, nagda-downsize or magsasara eventually. So, nagkakaroon na tayo talaga ng adjustments in so many ways. So, wag muna tayo mag-speculate kung ano talaga yung lalabas dyan. Pero definitely, a new renaissance or a new rebirth rather is happening. A renaissance is going to happen again. And ito na ngayon ang ating kailangan natin maintindihan. There is nothing else that we can do about ourselves. Hindi ka na sasabihin mong yung pag-aaral mo hindi na yan ang gagawin mong basehan kung saan masasabi mong, graduate ako ng ganitong eskwelahan. Cum laude ako, summa cum laude ako. Magandang aking future. Hindi na ganun ang basehan. Ang magiging basehan ngayon is gaano kataas na ang antas ng iyong kamalayan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ko pa rin na pag-uusapan in the past because parang hindi pa kasi
time. Ah, hindi pa timely noong para pag-usapan ko dahil hindi, bihira ang makaka-appreciate. Pero pahapyaw, sinasabi ko na nga na the earth had shifted its consciousness from 3D to 4D. From third dimension to fourth dimension. So, ibig sabihin, kailangan sumabay na tayo sa fourth dimension na yun. Eh, nasa third dimension pa ang karamihan ng kamalayan ng ating mga kapatid. Ha? Lahat tayo, halos lahat, nasa third, three dimension, except for some. Ako, I would say, I'm going back and forth from 3D to 4D. Ganyan, no? So, wala ako pa sa 5D. Yung 4D na yan is where we are now questioning everything. Ha? Yung mga nakikita natin, mga nakagisna natin, eto na ngayon ang ating mga pinag-aaralan o kine-question na, na para bang eto lang ba yun? Bakit ganito yan? Siguro naman mas maganda kung ganyan. O yan. May mga pagbabago na tayo nakikita. Pero hindi pa natin sinisimulan dahil nga yung 3D ay ang lakas palang kapit sa atin. Para bang ito yung, yeah, sabi nga ni Rodel Katahay, well, technological renaissance is definitely it, no? But then again, what can we do with the technology? Ha? Kasi nga, with the advancement of technology, nakita na natin, we're able to invent robots, yung computer, yung internet. Ano pa ang ma-invento natin using that kind of technology? Yun na nga, sabi nga natin, we will be able to send rockets to Mars. We will be able now to use flying cars. Ha? Pupunta tayo sa ako, eh. Kotse ko, nilipad na. Yan. So, yung mga ganyan, ano na yan? Posible na yan. Hindi na imposible yan. Ano pa? Pero ito nga, technology lang yan. But kung tumaas ang antas ng kamalayan mo, you don't need technology nga eh. Kasi if you are able now to use your consciousness to the max. Ah, kasi 12 yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung kadalasan na pag-uusapan pa lang natin ngayon, nasa 1, 2, 3 pa lang siguro tayo. Wala pa yan. Mahina pa yung kamalayan natin dyan. Gaganda lang ang takbo ng kamalayan natin pag umabot na tayo sa phase 6. Eh, ang layo pa natin doon sa phase 6. Eh. Nasa pangatlo pa lang siguro, pangalawa. Ha? Mamaya, didescribe ko isa-isa yan. Yan, being before it goes to flesh. Yan. Totoo yan, conscious muna tayo dapat. We have to be aware of what is going on inside us because everything that is inside us is what is going to actually manifest outside from us. So, umpisa na natin. Ito na. Umpisahan na natin ang ating 12 phases of consciousness. Yan. At dito nga sa ating I'm using the book of John Randolph Price, The Super Beings. Akala ko noona kung nung nabili ko yan, nung bagong-bago ko nabasa yan, 1982 or 83. Akala ko it's about aliens. Kasi sabi nga, they are already here to help us. O sabi ko siguro, nandito na yung mga aliens. Yung pala hindi, tayo pala yung mga tao. Kaya sinasabi na nga na meron na tayong mga super beings. Because this is the term used to describe yung matataas ng consciousness. Hindi, well, we used, or basically, most of the time we just use higher beings. Pero dito sa book ni John Randolph Price, ang description niya is, ang title niya is The Super Beings. Ha? Imbis na Superman, The Super Beings. Alright. Oh, si Judeline Homok is present. Ito, mga candidate for valedictorian to. Eh. Always present. Okay, Bong Santos. Alright. And, sino ba? Sige. Ayan. Okay. So, ito na yun. Kaya lang, nawawala ka agad yung aking
ano. So again, let's just look for that particular kwan. Actually, sa totoo lang, marami sa atin mataas na ang kamalayan. May iba na dyan na sa atin na nandyan na yung nasa phase 8, 9, 10, 11, 12. Although, dito nga, dito sa book ni John Randolph Price, ang the last one recorded na sinulat niya, who is practically on that level ng phase 12, was the last one who was included in that phase was si Jesus. Ha? Nauna sila Buddha sa kanya kasi mas unang pinanganak naman si Buddha eh. So sila Buddha, sila sino pa ba yung mga nauna sa kanya, sila Krishna siguro, yun, mga ganun, kasi sila pa yung mga naunang mga spiritual ascended masters, kumbaga tinatawag natin. Alright, so malayong malayo pa tayo. Pero marami sa atin, mga 7, 8, 9, ayan, si Master Buddha, ayan, nasa 12 na, mga yan, consider sa 12. Pero sa atin, sa kapaligid sa atin, meron na yung mga nakakahalubilo tayong mga masters na. Yung mga magaling sa clairvoyance, yung nakakakita ng mga bagay-bagay, ng mga prophecy nila, or yung mga teleportation, nakakapunta sila sa ibang lugar, ha? Nakaka-travel sila, either they're using their body or just their spirit. Yan, mga nasa ano na yan, phase 11. So there, may mga ganyan na, may kilala na tayo mga ganyan. So they're just ordinary people na akala natin eh, walang power, pero basically meron, andyan na sila. Pero we have to evolve, yeah, mga clairvoyants, no? Sabi niya ni Rodel Katahay. So, marami tayong pagdadaanan pa before we reach that. And dito nga, sabihin na natin dito, I will describe each phase. So, sa phase 1, babasahin ko muna sa English, according to what is written in the book, no? Tapos I will discuss this. Okay, but before I say this, I'd like to say first, I read this na senior ni Lyra Padilla. Technology is definitely our friend, but as a parent, tama, I take conscious effort to orient and teach my two kids outside of it. Kids these days tend to expect life too automated. Oh, yun na nga. Nagiging dependent na tayo sa ano. But again, as I've said, we have to be able to be the ones in control of technology. So dito natin talaga makikita dapat ang ating kamalayan, superior dapat over other things. Kasi kung hindi, talaga maiiwan tayo. Okay, phase 1. Ito na, manda na kayo. Ito lahat tayo, karamihan dito sa atin na nabubuhay sa mundong ito ngayon, nandito tayo sa phase 1. Alright, agree. Sabi ni Lyra. A phase 1 person may or may not have an awareness of his true identity. And if he does, it is only an assumption. There is no comprehension of the real meaning of this revelation. However, a person in this category may have a strong self-image as a human being. And even though his overall belief system may be faulty, he can on occasion pull himself up by his bootstraps and overcome handicaps and achieve a degree of success through sheer sweat, strain, and personal willpower. At the present time, the majority of people are in phase one of are in phase one consciousness. Ulitin ko, at the present,
Ito kasi, this was written in 1981. At the present, 1981, the majority of people are in phase one consciousness, regardless of how religious they may profess to be. Yan. Okay. Ito yan. The phase one person may or may not have an awareness of his true identity. And if he does, it is only an assumption. There is no comprehension of the real meaning of this revelation. Kaya nga dito nga, palagi ko nire-remind lahat, maging self-aware na tayo. We have to know who we are. At this point, many of us do not know who we are. We don't really know what we want. We don't really know what will make us happy. Kaya nga, many of us chose a lot of jobs, did a lot of work, na kung saan ang reason lang natin ay dahil kailangan ko ng pera. Pero hindi tayo masaya. And so, marami tayong ginagawa na ilang oras siyang pinaghihirapan natin, binibigay natin yung oras na 8 oras everyday yan sa takbo ng ilang taon, hindi tayo masaya. Dahil nga, hindi natin ginagawa yung gusto natin. Ginagawa lang natin ito dahil kailangan natin kumita, dahil meron tayong pinapakain, or for that matter, kahit na wala tayong pamilya, yung iba, hindi nila alam kung ano yung talagang gusto nila. And so now, this is the time to really now be aware of who we are. Kung hindi, mananatili ka sa phase one. May iwan. Marami dito sa phase one, ito ang mga victim mentality. Kasi nga, akala nila powerless sila. Lahat ay nangyayari at them. Life is happening to them. Kasi nga, sa kanila, ang tingin nila, may malas at swerte. Hindi nila iniisip na tayo ang gumagawa ng sarili nating buhay. Life happens through us. Because of our consciousness, we can create what we want. But not everyone knows that. Kaya ako, nagwawala dito na parang nagsisigaw kung kani-kanino na sinasabi ko sa lahat, "Oy, makinig kayo sa akin. Paniwalaan niyo ako na kayo ang talagang gumagawa ng nangyayari sa buhay niyo. Hindi kayo malas o hindi kayo sinuswerte. Kayo ay nagiging biktima lang dahil nga hindi kayo aware sa pagkatao ninyo." So dito natin ngayon, ako, dito ko talaga pinipilit na matutunan nyo ang aking tinuturo para makalagpas kayo dun sa phase one. Yeah, phase one consciousness. You are not aware of who you are. Sabi nga, materialism is not the true nature of man. Tama ka, Robert. Sabi ni Lyra, some tend to conform because it's convenient, less risky, but happiness is sacrificed. Totoo yan. Pinagbigyan natin ang magulang natin. Pinagbigyan natin ang mga kaibigan natin or whoever para sinunod lang natin sila, yung mga teacher natin. Pero hindi natin tinanong ang sarili natin kung ano talaga yung magpapasaya sa atin. Eto na yun. Tumigil na ang mundo natin. And this is a sign. Bakit tumigil? Kasi nga, na-feel na siguro ng Mother Earth, "Uy, tigilan niyo kalokohan niyo. Sinisira lang ninyo ang aking kalikasan kasi nga hindi nyo alam kung ano magpapasaya sa inyo. Kaya ano-ano yung mga pinipilit ng mga bagay na magkaroon kayo, mga material na bagay na pinipilit nyo ma-enjoy, pero hindi naman pala magpapasaya sa inyo yan." So, tumigil na ngayon para mag-reboot, mag-reassess na tayo ulit. Ito lang ngayon. Alamin na natin talaga, sino ba tayo? Bakit ba tayo nandito sa mundong ito? Ano ba talaga ang aking mga gustong mangyari? Walang destiny, ha? Ito yung palaging nagiging ko ng iba, eh. Akala nila, mayroong magiging takbong kusa ang panahon nila, ang buhay nila, na wala silang gagawin. Kaya nga, ang naghihintay lang sila na may mangyayari sa kanila dahil destiny ang iniisip nila na may ganong pangyayari. Walang destiny. Ikaw ang nagkikreate ng destiny sa buhay mo. Every moment you create your destiny.
Ha? Every moment, hindi yun bukas. Wala pa bukas yan. Mamaya, alas 6 ng gabi, meron ka ng bagong destiny. Kakain ka. Yun ang destiny mo. Matutulog ka ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Yun ang destiny mo sa araw na ito. Bukas, hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa'yo. Pero basically, we create our destiny every moment. Yan ang dapat nating iniisip. Alright. So, hi, Jorick, Templo Nuevo. Again, sabi nga natin sa phase 1, people are not aware of who they are. There is no comprehension of the real meaning of this revelation. Kasi pag naintindihan mo talaga kung sino ka, alam mo na kung anong gagawin mo sa buhay mo. Katulad nung ako, ganyan ako nag-umpisa eh. Kaya ako noon, nung wala na akong gana mag-aaral, sabi ko para bang, ha, bakit ako nag-aaral? Para saan? Sabi, para gumanto, gumanda ang buhay ko. At sabi ko, bakit? Ang dami kong tanong. Ayun pala, yun puro tanong ko. Yun pala dapat, tama pala yung ginagawa ko. Kasi, ang karamihan sa atin, hindi nagtatanong. Hindi tinuro sa atin, nung panahon namin, ha, walang tinuro sa aming critical thinking. Ang tinuro lang sa amin, sumunod ka. Huwag kang mag-question. Mag-aral ka lang mabuti. Ha? Huwag kang aangal. Pag hindi ka sumunod, bagsak ka. Ganun eh. Ganun lang nangyari sa amin. Sabi ko parang, ha? Tsaka ang dami kong subjects nun. Bakit ko pag-aaralan to? Walang kwenta ito eh. Bakit kasama ito sa kurso lang kinuha ko? Eh, parang hindi naman relevant ito. So, ganda. Ang dami kong ganun mga question. O talagang dumaan ako sa proseso na kung saan puwapasok ako, pero wala. Ano, dumadaan lang ako lang. Dahil yan lang gusto lang ng mga magulang ko. Basta pumasok ka lang sa eskwelahan, ba? Kahit na bumabagsak ka, basta pasok ka lang ng pasok, okay lang sa amin. So, ganun ang ginawa ko. Bagsak ako ng bagsak. Drop dito. Drop doon. Enroll ulit. Hanggang sabi ko, ayoko na. Tigil ko na itong kulokohan na ito. At sinabi ko na lang sa magulang ko, graduate na ako. Yung pala, hindi pa pala ako graduate. Eh, sinabi ko naman na, may trabaho na ako. Nagkakaroon ako ng trabaho. So, yun. Parang lumabas pala working student ako. Kasi nag-work na ako, hindi pa pala ako graduate. Eh, estudyante ako. Di working student pala ang dating ko noon. Hindi ko alam. Anyway. So, ito na. Phase 1. There is a good pa. Ito nga, pero walang masama sa hindi mo kahit hindi mo alam kung sino ka. At yun nga, ang gagawin mo na lang talaga is paghihirapan mo ang buhay o ang trabaho. Kasi ang tinuro sa atin, paghirapan mo ang mga bagay-bagay. Kasi kung walang hirap, walang ginhawa. Yan ang paniniwala natin eh. So magdusa ka muna. Maghirap ka, mag-sacrifice ka, mag-struggle, mag-suffer ka. So yan, pero sa huli, nandyan ang premium mo, nandyan ang sweldo mo. So yan ang ating nakagisnan. So lahat tayo dumaan doon sa proseso ng naghirap, nag-sacrifice, ha? Hindi naging masaya, ha? Kasi nga, ang nangyari ay ano, magiging masaya ka ba? Eh, nagdurusa ka nga. Hindi ka nga nagkaroon ng mga bagay na sasabihin mo, nag-enjoy ka eh. So, baligtad eh. When in fact, dapat effortless. Kasi kung mataas na ang kamalayan mo, ang mataas na antas sa kamalayan, actually, walang hirap. Katulad ng ano, alright, kung kilala mo na nga sarili mo. At marami sa atin naman nakakilala na sa kanilang sarili. Kaya nga marami sa atin mga musikero, ha, mga artista, o mga basketball player, na na-discover nila na ito ang magpapasaya sa kanila. Ito yung gusto nilang maging career nila. At kinarir talaga nila. Pero sa, dahil sa gusto nila talaga yon at nakita nila yung kagalingan naman nila
At nandun yung disiplina nila na ibibigay nila dahil nga gusto nila yung ginagawa nila. Ang mahirap kasi sa atin, pag wala yung, pag hindi mo talaga, wala yung puso mo sa ginagawa mo, hindi ka magkakaroon ng disiplina para pagandahin o para maging mas productive ka or mas mag-evolve ka. Kasi nga, pag konting hirap lang, sasabihin mo, ay, ayoko na yan. Tama na itong ginagawa ko. Bababa lang ng sweldo ko. Paghihirapan ko pa sarili ko. Ganyan ang attitude ng marami. So, yan ang nangyari. Yan ang first phase of consciousness. Pero yung mga gusto nila yung ginagawa nila. Kaya nga, ito nga ang irony. Imbis ng work, naging play sa kanila. Kung nga yung basketball player, hindi naman tinatawag na work ang paglalaro ng basketball. Laro nga eh, play. Ito mo, nag-play lang sila. Ang laki-laki ng kinikita nila. Kasi nag-enjoy sila. Ang dami nila nagagawang para imposible. Naging ano sa kanila yan. Naging challenge sa kanila. At hindi sila nagko-complain. Dahil gusto nila. Yun ang nawala sa karamihan sa atin. Hindi natin nakita kung ano talaga yung gusto natin na gawin. Hindi naman lahat tayo pwede maging basketball player. Hindi naman tayo pwede lahat maging singer. Hindi naman tayo pwede maging lahat musikero. Pero may katangian, may mga pwede tayong gawin na tayo lang makakagawa. Hindi natin hinanap kung ano yun. Hindi natin diniscover yung mga, sabi nga eh, gift. Yung present sa atin. Kaya nga, nawala tayo sa naligaw tayo ng landas. Ayan, ikaw nga, hindi naman naligaw talaga. Kasi kahit pa paano, meron ka naman napuntahan. Kaya lang, ang tanong, naging masaya ka ba? Hindi. Karamihan sa atin, hindi naging masaya. So, ayan. Ngayon, phase one yan. So, tapos yung iba nga eh, marami sa atin na talagang sasabi nila na ano sila, religious, simba sila, palagi sila present sa araw ng pagsamba. Ang tanong is, tama ba yung ginagawa mo sa loob o pakitang tao lang? Marami sa atin, hindi rin nila karamihan na-discovere kung ano talaga yung gusto nilang gawing paniniwala nila sa buhay nila. Ito ay namana lang nila dahil magulang nila ay lumaking ganito. Ito yung nakagisna nilang relihiyon, pinamana sa anak. At tinanggap ng anak na sinabi eh, we're just keeping the tradition or following the tradition. So, wala tayong binago. Ang tanong is, gusto ba natin? Kung gusto, okay lang. Eh, kung hindi, hindi marami rin iba, humiwalay. Pero, sabihin, ito na nga yung nasabi nga natin, phase one, na hindi natin question, hindi natin tinanggap ng, o hindi natin rather, ano tawag ito? Tinanggap natin ng lock, stock, and barrel, lahat. Wala tayong tinanggi. Kaya, wala tayong dapat ireklamo. Tinanggap mo eh. Sino may kasalanan? Ikaw ang namili. Alright, pero kung nag-question ka na, katulad ko, nag-question ako. So, doon lang ako ngayon, pumunta sa tumaas ang aking antas ng kamalayan. Kasi nga, ganyan ang pagtaas ang antas ng kamalayan mo eh. It is not outside. It is within you, where it happens. So, pagtaas na ngayon ng kamalayan ko, ito na ngayon ang nangyari. Ano ngayon ang phase 2? Ito, babasahin ko ulit. Sinulat ni John Randolph Price sa The Super Beings in the 12 Phases of Consciousness. In phase 2, the understanding faculty is beginning to develop on an intellectual level. You perceive and approve of the idea that there is a power within you, another self on a higher vibrational level,
a pattern of perfection that is the potential you, a higher nature that can be brought forth into expression. It is all still a theory at this stage, but there is much enthusiasm for reading, studying, and exploring of new ideas. There's interest in the techniques of self-actualization, mind dynamics, meditation, visualization, and affirmations. Your mind is beginning to open, and you are fascinated by your new discoveries. Yan! So marami sa atin, nandyan na ngayon, mga nag-seminar sa kamalayan, yung mga nabigyan ko na seminar, yan, umabot sila dito sa stage 2 or phase 2 ng consciousness level. Ano pa? Mga nag-seminar, mga kumuha ng OCCI, OCCI, ng landmark, ng baba. Mga tawag dito, yung mga seminars na kung saan ay yung science of mind, yan. PSI, yan. PSI, nakuha ko yan. Diyan ako galing. Diyan, naituro na diyan yung mga tinuro ni Napoleon Hill. Yung mga principles, yung mga universal laws and principles, yung mga laws of attraction na. Diyan nagsimula. Yan ang tinuturo sa PSI at saka sa OCCI noon. At doon dumating ang librong The Secret, and as lalo lumaganap yung interest ng marami to learn more about this. But again, I will repeat, no? Ito na yun. Maraming na-expose, pero on the intellectual level lang. Okay naman yun. Siyempre, lahat yan. Siyempre, pag pumapasok ka naman sa eskwelahan, di ba? Pag meron kang subject na pinag-aaralan, intellectual ang dating yan. Sa left brain muna ang dating. Reasoning. Totoo ba ito? Mga kine-question mo. Okay. Makes sense. Sasabihin mong ganyan. Alright. So, yan ang kwan. You perceive. Ito nga. Develop on an intellectual level. You perceive and approve of the idea that there is a power within you. Diyan mo na natutunan na meron palang power within you. Ano yung power na yan? Ano nga yun? Sabi nga yun. Hindi nila naiintindihan una ng power na yan. Akala nila, there was just this parang mind power. Yan. Kasi nga, intellectual lang ko. Pero kami sa kamalayan, mas advanced na kasi tinuturo ko sa kamalayan. Ang tinuturo ko talaga is the God power. Divine power. It's not the mind power. Of course, kasama rin yung mind power. Pero it's more of really the God power, because God is the source of everything. So, yan ang aking tinuturo. So, alright. Anyway, so, again, as I've said, nabasa natin muna to. I'll explain it to you. Naku, patagal ito pala, no? Maganda ito. Kasi, hindi pwedeng madaliin ito eh. First, second pa lang tayo. If you have questions, let me know, Para at least nababasa natin. Alright. Nasaan na ba tayo? Sabi nga natin, that there is a power within you, another self, or on a higher vibrational level. Yan. Karamihan sa atin, hindi naintindihan yung vibrational level. Higher self. Akala natin, ang pag-iintindi lang higher self natin, it's God. Okay, that's okay naman yun. Totoo naman yun. Because God is actually in us. Okay, basahin ko muna ito si Rodel. By practicing what we learn by our conscious mind, then it becomes part of the self. That's true. Tama ka dyan, Rodel. Alright. So, uminom muna ako ng tubig.
All right, so to continue, vibrational level, a pattern of perfection, that is the potential you. Huh? Kasi kailangan mag-evolve ka sa higher self. Paano ka ngayon pupunta sa higher self? Sino ba yung higher self mo? Sino ba yung lower self mo? Oh, di yan. Kailangan mo maintindihan yan. Kasi pag sinabi mo may higher self, may lower self. So siguro ngayon, yung present self mo, yun yung lower self. Kasi ini-encourage ka to go to your higher self. Ano ang nasa higher self mo? So nandyan na yung mga wala sa buhay mo ngayon. Kasi yung buhay mo ngayon, yung sabi ko, lower self, ayan yung kinalalagyan mo. Ha? Andyan lahat ng mga, sabagay, yung self mo naman at this point in time, na combination na yan ng higher at saka lower. Eh. Kaya lang, you're supposed to be able to distinguish your higher self from your lower self. Of course, hindi ba may hierarchy tayo of needs? Yung mga lower self natin nandiyan dyan sa baba. No? Yung pinakamataas dyan sa higher self natin is yung self-actualization. So more on that. No? Sabi nga, in reality, as proven in physics as well, all are vibration. Even consciousness is vibration. So that's true. Ito lang nga. Everything is energy kasi. Alright. So masyado na tayo advanced, Rodel. Huwag na muna tayo pumunta dyan kasi I cannot see people following us pag pumunta na kagad tayo dyan. Nuunti-unti ko na muna yan. Ah, mamaya. Pero yan na nga, inunahan mo na. But anyway, again, I will say again, everything is energy. Huh? So, since everything is energy, we are supposed to be able to understand also what vibration is like in terms of energy and frequency at that instance. Kasi we're working on vibration and frequency. Yan. Kailangan maintindihan yan. Kasi kung hindi mo naintindihan yon, hindi mo alam kung saan papunta ang iyong kamalayan. Alright. Okay. Anyway, so again, as I've said, ito na tayo. Tapusin na natin muna itong phase 2. A higher nature that can be brought forth into expression. And you know, yung higher nature natin is basically what? This is where love, peace, harmony, joy, all these things that we are now supposed to be enjoying. Hindi yung fear. Kasi yun, nasa lower self natin, andyan yung fear, greed, envy, jealousy, hatred, ano pa ba? Yan yung mga nasa lower self natin. So, higher self natin, yung nga, binanggit ko kanina. So, peace, love, success, yan. So, yun ang nasa higher level natin, higher vibrational level. The pattern of perfection, that is the potential you. All right. At this point in time, eto ngayon eh, sabihin natin, kontento ka na ba sa kinalalagyan mo? Because where we are now is the starting point. And we can become our higher self. Huh? Become. Be. Hindi do. Kasi yung iba, ang tinuro sa atin sa eskwelahan, wala yung becoming, doing. Oh, take up medicine para pag naging doctor ka, you will be doing your work as a doctor. Because, you know, you will do these things because you will become a doctor. If you will do this, you will become that. You know. Or, hindi tinuro talaga umpisa sa atin yung becoming o being. Kasi ang tinuro sa atin is, what are you doing? Hindi ba kadalasan pag tayo nagkasalubungan sa daan, uy pare, kamusta ka na? Ato, kamusta na? Okay ka lang? Oh, what are you doing now? O, ayun eh.
tanong ka agad, what are you doing? Ito, may business ako. Ito, bagong ano na ako, graduate, I'm taking up my law, or ito, kapapasa ko lang sa bar, I'm a lawyer now. Ngayon, what am I doing? Diba? Punahin mo yan. Lahat, pag nagkakitaan ang mga nagka-usap uli ng matagal nang hindi nakita, uy pare, ano nang ginagawa mo ngayon? O, yun ang tanong na eh. Ano ang ginagawa mo ngayon? Which is doing. Hindi natin naging concern yung what have you become? What has become of you? We are more giving importance of what we are doing. Yan ang naging laganap sa atin. Yun ang ating naging parang basehan ng buhay natin. What are we doing? Hindi what are we becoming. Kasi to achieve your higher self, you have to be. You become your higher self. And everything will just practically follow outside. Ayan. So, phase two. There's again, it is all theory. Kasi nga, yung perfection nito, yung sinabi ko ngang stages from lower self to higher self, theory yan eh. Until you experience them, hindi mo pwede sabihin na nangyayari na sa buhay mo yun. You're not becoming it, but you now have to become it. Marami sa atin, sa eskwelahan, puro theories lang ang tinuro. Not being able to become what we were being taught. So, hindi tayo naging laganap or naging kusa sa buhay natin na becoming who we are. Yan. Sabi nga ito, sabi nga, sana tayo. Bakit ba naman wala palagi itong aking binabasa rito? It is all still a theory at this stage, but there is much enthusiasm for reading, studying, and exploring new ideas. Kaya tayo ngayon, nag-research, paano ba itong law of attraction na ito? Paano ba itong higher self na ito? Dami natin mga binabasa, nag-i-attend tayo seminar. Nagtatanong-tanong na tayo kung saan magkakaroon tayo ng mga kaalaman. Kaya naging laganap itong mga OCCI, PSI, daming iba-ibang klaseng seminars, mga success seminars. Ang kamalayan, basically, I give that as a seminar too. So, there's interest in the techniques of self-actualization and mind dynamics, meditation, visualization, and affirmations. All right, your mind is beginning to open, and you are fascinated by your new discoveries. So dito nabubuksan ang ating utak, ang ating kaisipan, ang ating kamalayan for that matter. So phase 2 yon. So nasaan na kayo? Are we in phase 2 or lagpas na tayo sa phase 2? Marami sa atin, lagpas naman sa phase 2 na yun. Nasa phase 3. Ano yung phase 3? Ito na yon. 1, 2, and 3. Ito na yun. The phase 3 person begins to feel subjectively that man is not all included between his hat and his boots, as Walt Whitman put it. But the primary emphasis is on what can be done with mind power. Basically, a mental approach with little superconscious or spiritual foundation. Siguro, explain na natin yan. Kasi mahaba-haba ito, pero kailangan ma-explain ka natin. The phase 3 man begins to feel subjectively that man's not all included between his hat and his boots. Ang pagkataon natin ay hindi lang itong nakikita natin sa ating katauhan, sa ating katawan, kundi sa ating mind power, sa ating kaalaman,
sa ating kaisipan, sa ating kamalayan for that matter. For that, kaya lang, basically a mental approach with little pa lang, maliit pa lang na super conscious or spiritual foundation, mababa pa ang basehan natin. Pero nag-uumpisa na. Alright. The individual on the third rung usually tries to give the impression of being a bit mystical. Medyo sinasabi niya, uy, spiritual na ako ngayon. Hindi na ako religious. I am spiritual. I'm a spiritual person. Alright, sige, tingnan natin. Sabi nga natin, masabi dito, the individual on the third rung usually tries to give the impression of being a bit mystical. The I know something you don't attitude. Resulting in an exaggerated ego and much false pride. Ayan, nagyayabang na tayo. Uy, ano na ako ngayon? Mas mataas na ang spirituality ko sa kaysa sa iyo. Naging ego pa rin, exaggerated. Resulting in an exaggerated ego and much false pride. False pride pa rin yan. Kasi, pinagyabang mo eh. Yabang mo. Ito na yung nangyayari sa tao on phase 3. I know something that you don't. Ako lang, lamang na ako sa iyo. Ayan. And when a phase 3 man or woman demonstrates a particular good, heaven help everyone within shouting distance, because the experience is going to be told over and over again. Yung mga taong naka-experience ng mga aha moments, yung mga wow, see, ito miracle. I had created something miraculous. Ito na yung mga taong magbayabang na kaagad na, oh, kita mo, nagawa ko. Yan. Ayan ang sasabi. Ako, dinaanan ko yan. I will not deny it. Siyempre, during that time, ito face talaga yan. Dadaan ka sa face na yan. Yaba ko nun. So sabi ko, oh, kita mo, ganyan. Pero yun na nga, madali naman ako na-overcome ko ito nun. Kasi I felt na puro yabang yata itong ginagawa ko. So, sabi ko, ayoko na yung pagyabang na lang ito. Susulat ko lang na sa libro ko ito. So, I kept quiet about it and just wrote about it in my book. Sabi ko, mabasahin mo na lang yung nasa libro ko. Hindi ko na pag-uusapan. Pero, ang dating, yabang pa rin. No? Phase 3 man or a woman demonstrates a particular good, haven't helped everyone within shouting distance because the experience is going to be told over and over again. If you can identify with this level, you know that you spend too much trying to convert others to your new way of thinking with philosophical jargon that does nothing but turn people away. Ito turn off ang marami. Nako, kailangan ganito nga rin. Kailangan matutunan mo ito. Kailangan sumali ka sa ganitong klaseng seminar. Kasi dito matututunan mo maging ganyan, ganyan, ganyan. Yan. So lahat talagang agresibo. At sinasabi nila, ito naranasan ko, ito dapat maranasan mo rin. And so, yan. And so, ang dami nito turn off. Ako, turn off ako pa every time I get invited by a lot of people. And you are retarding your own progress in the process. Ito, tinutuloy ko lang pagbasa. The key to moving past this stage is to keep your lips sealed and let the power grow and develop. Tumahimik ka muna. Masyado ka lang mayabang eh. Masyado ka lang turn off. Imbis na maganda mangyari, hindi na gagawa yung dapat mangyari. So, yan ang phase 3. Andiyan na yung experience mo. Pero since nakita mo nga na nangyayari pala, totoo pala ito. So gusto mo rin, ma-share nga. Tama naman yung gusto mo mangyari. Kaya lang nga, ang lumalabas niyan is mayroong konting ego. Kasi sinasabi mo, pag hindi mo ginawa itong naranasan ko, walang mangyayari sa buhay mo. Lahat naman tayo, lahat yan. Pare-pareho lang tayo eh. Iba-iba ng level.
kung yun ang level ng isang tao na gusto niya doon, eh, huwag pa nang pakialaman yung buhay niya. Ganyan lang yun eh. Kaya ako naman, hindi na ako nangungulit sa isang tao, nangungulit ako sa lahat na kung sino lang gusto makinig. Hindi na ako yung, kung ayaw niyo makinig sa akin, you can always turn off my, ano, my, itong kongko. Pwede naman kayong lumipat na, or huwag niyong panuorin itong ginagawa ko dito, huwag niyong pakinggan. Okay lang naman sa akin eh. So, hindi ka na, hindi, this is not, I'm not forcing everyone, uy, makinig kayo, ha? Wala. Ako, I will just come out, whoever watches, niyon kung sa ilang masasabi kong ready to listen to me. Maraming salamat. Pero kung walang kwan, kahit na walang taong manood o nakinig o makinig, I will still continue talking this way. Why? Because aking gustong ibahagi lang ito kung sino man na makakapanood in the future. Kasi yung video ko, nandyan lang siya. So, later on, pag meron ng ready, that person will be led to my video. Maraming ganyan eh. Kung minsan nakikita ko yung mga posts ko 5 years ago, biglang nakikita ko ngayon, merong nagko-comment. Sabi ko, uy, may nakakita nung luma ako. Ngayon lang siya. Ngayon, I mean, kahit na ibaon ko na siya sa limot, sa tinagal-tagal na panahon, ang dami ko nang naging ibang video. Pero nakikita pa rin niya yung dati kong mga old videos. That means, yun na nga, ready na siya dun sa whatever I said there. Kasi kung hindi ka pa ready sa itong pinag-uusapan natin ngayon, you will not be present in this time or time period na kung saan like for example to si Rodel, ready na ito. Kaya nagko-comment din sila because they know already what I'm talking about here. Their consciousness is on this level. Pero kung wala pa rito yan, talagang mahirap. I don't mind. I understand. Yan, si Ramil. Ramil Vela. Ito si Ramil. Editor ko ito noon. I was directing a TV show in GMA 7 before na ang host ko was George Season. And George Season talks this way. Ito mga pinagsasabi ko. Ito rin yung mga nilalecture ni George. Mga new thought, mga science of mind. And ako ang director noon. And so, as the director, pagkatapos ng taping, nag-i-edit ako. And si Ramil, kasi siya rin yung cameraman ko noon, in charge doon sa ano, sa pag-tape ng video, ng TV show. So, sa editing, siya rin yung editor ko. So, siya nakakaalam. Sasabi niya, Direk, ito yung portion na ito. Dito, patuloy natin ito sa ganito or duktong natin sa ganyan. So, si Ramil, nadidinig niya lahat yung mga pinag-uusapan ni George Season. So, kumbaga, nagtatrabaho siya bilang cameraman at editor, pero natutunan niya itong mga kamalayan or science of mind na tinuro ni George, so new thought. Diba? Yan yung kwan. Diba, Ramil, natatandaan mo yan. So, ilang episodes din tayo nun sa GMA 7. So, yan ang kuha natin. So, kaya si Ramil, nandiyan dyan yan. Hindi siya nawala. Kasi alam niya ito. Sabi nga ni Rodel, there is a saying, when the master will come when the disciple is ready. Actually, pareho rin yan, baligtad pwede rin. The disciple will come pag ready na, tama nga pala ito. When the disciple is ready, the master will appear. Yan. Or for that matter, kasi ako, like for example, I'm just here. When the student is ready, when I am able to put this here, and the student is ready, match na. Yan. That's another way of saying it. Alright, anyway, so, let's say, hello to some people who are watching for the first time. Si Paul Ronald de Belen. And Sonny Azores. Uy, si Sonny. Suki na natin yan dito. Kasama natin yan sa top. Ayan. Alright, so. Nasa na ba tayo? Third level. Tapos na tayo sa third, phase 3. So, tahimik ka lang. Kung
Nandiyan ka na. Oo. Enjoy mo muna. Develop mo muna sa sarili mo. Kasi hit or miss pa yan eh. Kung minsan natsatsambahan mo nangyayari. Pero kadalasan niya, ang complain nga ng iba, ay bakit noon nagawa akong ganito, na-attract ko, o na-manifest ko, bakit yan biglang hindi na? Eh kasi nga, meron kang mga blocks na hindi mo pa nare-release siguro. O hindi mo pa naaayos sa kamalayan mo. At hindi mo pa talaga natatanggal maraming naka-ano sa'yo. So, ito ay pumipigil pa rin sa paggawa ng mga mas marami pang milagro o mas malaki pang mga imposibleng mga gusto mong makamit. Yan. Alright, so phase 4 na tayo. Uy, madami. Mabilis tayo. Ah, hindi, mabilis. Hindi tayo mabilis. Mabagal tayo. Dahil hindi isa-isa natin to. Dahil 12 ito eh. So, ewan ko kung makakalahati tayo rito. Pero phase 4 tayo ngayon. The fourth phase must be entered into with great caution because it is in this stage of consciousness that most super beings in training experience the greatest difficulty. The phase 4, the truth or spiritual faculty has been partially developed in your deeper mind but is not ready for full expression. But because the consciousness tunes in at times to the illumined awareness, so-called miracles will occur. And there will be opportunities for magnificent demonstrations of the power at work. At the same time, you may also find that your optimism is ahead of your understanding and errors in judgment, and judgment will result, plunging you into the how could this possibly happen state of mind. It is not until the truth idea is fully manifested in consciousness that miracle follows miracle and wonders never cease. Well, ayun na nga, sinabi ko kanina. Ayong, bakit hindi tumutuloy? Ang ganda na naumpis ako eh. Na-manifest ko ng dami, bigla tumigil. Yun na nga eh, this is the time when this difficulty arises. Ha? Sabi nga eh, gusto na mag-express fully ha, yung spiritual faculty natin. Kaya lang, meron pang mga blocks, may mga issues pa tayo. Hindi pa natatanggal talaga na todo-todo yan. Kaya may hadlang. So, okay lang yon. So, dito natin pag-usapan niya na ano ang gagawin natin pag ganyan. Kasi, akala natin, maganda na yung nangyari, no? Kagaya ako noon, right? Okay. There was a time that everything happened to me. All at the same time, one after the other. I was manifesting new cars. There was a time I had 3 cars. I had 3 cars in my house. I had 1 car outside my garage. I had 1 car inside. And the other car was in my brother's garage. I traveled a lot. I went to different countries na wala akong ni-raise na malaking pera. Talagang grabe. And I had a career na kung saan I enjoy ako. I was working with celebrities, for that matter. I was with the recording industry then. Ano pa? Ang dami magaganda nangyayari noon. Talagang todo-todo. I couldn't ask for more. Yung talagang ano po. I was dating a lot of girls. I was partying almost every night. Disco dito, disco doon. Ganun lang ang buhay ko doon. Talagang ang sarap. That was my, sabi ko nga eh, ano ba yan? Heaven on earth talaga. I was drinking, smoking, that. Call it. I mean, I
was experiencing it all at the same time. And suddenly, it stopped. Ha? Tumigil. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Tumigil. Talaga tumigil. Nawala. Bakit? Yun pala. Nagbago na ang kamalayan ko. All right. I was experiencing mostly material things. Material, lahat yun, material yun. Yung kotse, travel. Of course, travel was experiencing. Partying. Dating a lot of girls. Talagang call it, I did it. I mean, name it, I did it. Ayan. Walang humpay yan. People knew me before, talagang as a party animal. I had everything going for me. I was enjoying it. And then, suddenly, it stopped. Somehow, I felt empty. Yun yun eh. When I started feeling empty, that was when I started asking, why am I not happy? I thought this would make me happy. I created all these miracles in my life in terms of having all these things. And I thought, those were the things that would make me happy. Bakit hindi ako naging masaya? Bakit ako parang, hindi naman malungkot, pero parang empty, parang baliwala. So talagang doon ko na kinwestiyon ang buhay ko. Sabi ko, eto lang ba yun? Eto lang ba talaga ang buhay? Parang, kukontinue ko ito, pero eh, wala eh. Hindi ko na feel eh. So, doon ko na tinignan ang aking spirituality. At doon ko na discover na I didn't really know who I was. Doon ko na na-realize na hindi pala ito mga bagay na ito magpapasaya sa akin. And so, nagbago. Ayan. Ayan. Sinashare ko buhay ko. Kasi nga, I cannot say anything here or teach you something na hindi ko na-experience. Mambubola lang ako niyan. Manluloko lang ako sa inyo kung hindi ko na-experience ng mga bagay na tinuturo ko. Sabi ko nga sa inyo, you can create, you can have the kind of life you want. You can, I can help you create it. Provided, gusto mo ba yan? Ang talong ko palagi sa inyo ngayon, will that make you happy? That's why I will ask you first, know yourself first. Because in knowing yourself, you would know what will make you happy. And if you are already decided as to what will make you happy, I can really help you do whatever or become first what will become of you that you want to become, and later do what will make you happy and have. Doon pala lalabas yung have, ah. Baligtad eh. Dati, do, have, and be. I will do this so I can have this. I will do this thing, this work, so I can have this car or house. So I will be happy. Baligtad pala. I have to be happy first so I can do what I want to do and have later on what I want to have. Yun ang proseso. Binaligtad eh. Ang school system natin, binaligtad ang tinuro. Do, have, and be. Ang tinuturo dito namin sa kamalayan, be, do, and have. So, yan. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, nasaan kayo ngayon sa inyong buhay? Masaya ba kayo sa ginagawa ninyo? Masaya ba kayo sa mga nakuha na ninyo? Yung mga nabili ninyo? Yung mga, I would say, ini-enjoy nyo ngayon? Hanggang ngayon ba, ini-enjoy nyo yan? Or sawa na kayo? Kaya nga, ang mga taong corrupt, na kung saan ang dami na nilang pera, ay naghangad pa sila ng mas maraming pera. Dahil itong mga nakamit na nila, hindi pa pala yan ang nagpapasaya sa kanila. Walang sawa eh sa pag
ka ganid. Dahil hindi nila alam kung ano magpapasaya sa kanila. Kaya gusto pa nila dumami ang pera nila para makabili pa sila ng kung ano-ano mga kailangan pa nilang bilhin na akala nila, yun ang magpapasaya sa kanila. Walang pagkakaiba yan sa mga taong nanalo sa loto. Ang daming nanalo sa loto na ang daming pera, ha? Let's say, for example, kumita ka ng 100 million pesos. Okay, 100 million is a lot of money, ha? Pero after 4 years, or 3 years for that matter, 100 million na yun, gone. Wala na. Naubos kung ano yung pinamili. Ano yung ginastos. Kung saan, nawala. At ang tanong, naging masaya ba sila? Hindi. Bakit hindi masaya? Dahil hindi nila alam kung ano talaga yung magpapasaya sa kanila. Akala nila yung mga nabili nila, yun ang magpapasaya. Hindi pala yun. So, sayang. So, ito lang ngayon ang nangyayari. Karamihan sa atin. Ang dami nating pera noon, binili na natin yung mga bagay na kung saan akala natin yung magpapasaya sa atin. Yung pala, hindi. Whereas yung mga taong walang pera, pero yung nagagawa nila, yung gusto nilang ginagawa nila, simple ang buhay, hindi ko naman sinasabi na masama ang pera. Okay yun, marami. Kailangan natin ng pera kasi kailangan natin bumili rin ng kung ano mga bagay na kailangan natin pang araw-araw. Pero marami sa atin na hindi ganun kalaki ang pera nila, pero masaya sila. Dahil masaya ang gusto nila yung ginagawa nila. Kaya ang tanong nila, at ang tanong ko sa inyo, gusto ba ninyo yung ginagawa nyo? Para, kasi kung hindi, yan, pag-aralan nyo muna kung sino kayo. Ha? Hindi tayo lalagpas ng phase 4 eh. Kasi hindi pa ninyo alam kung sino kayo eh. Ha? At kung ano yung magpapasaya sa inyo. Kaya, yan ang malaking katanungan sa inyo ngayon. Nasaan na kayo sa buhay ninyo? Kaya tumigil nga ang mundo eh. Para tanungin ninyo sa sarili ninyo ngayon. Ito ba ang gusto ko ituloy o kailangan baguhin ko ng takbo ng buhay ko? Marami sa atin gusto pong balikan yung nakaraan nila. Ang tanong ko, masaya ka ba doon sa dati mong ginagawa? Hindi. Eh bakit gusto mong balikan? Eh yun lang alam kong gawin eh. Ay, tanga ka. Hindi ka pwedeng bumalik sa isang bagay na ayaw mo na o hindi ka masaya. Katangahan na yun. Kasi nga, hindi mo iniisip na meron pang ibang bagay na pwede mong gawin na mas maganda at mas magiging masaya ka. Ha? Kasi nga, hindi ko sinasabing gago ka. Tanga ka lang. Pasensya na sa salita ko. Kasi yung tanga, yung sabihin mo, hindi mo alam eh. Di ba? Ang tanga eh, hindi mo alam. Pero yung gago, alam niya, pero ginagawa pa rin niya. Yung tanga, hindi niya alam eh. Kaya, hindi ba yung sasaya? Ito, tatanga-tanga eh. Pero yung sa gago ka talaga, yun. Iba yung dalawang yun. Kaya, yung tanga, medyo, yan. Hindi mo lang alam talaga, katangahan. Kaya yung mga taong tanga, hindi nila alam kung ano nangyayari sa buhay nila. Ano, mananatili ba tayong tanga? Or babaguhin natin? Huwag naman natin gaguhin ng ibang tao. Ah, iba, ginagago nila ibang tao eh. Oh, gaguhin mo na sarili mo. At least ikaw lang na nabit. Ikaw lang na apektuhan. Alright, anyway. So, pasensya na kayo sa aking pananalita. Eh, kasi nga, hindi ko sabihin na tama ang aking nararamdaman sa, kung hindi ko sasabihin yung mga words na yun. Eh. Kasi, I need to be able to actually explain it in that context para maintindihan ng mas nakararami. Sabi ni Rodel, true happiness comes with realization, acceptance, and lofty goals to elevate the self. Totoo yan. Actually, ang kwan dyan is, sabi nga natin, what is happiness? Happiness is doing something that you love doing, loving what you're doing, and looking forward to something you will do
in the future na gusto mo rin. So, yung tatlong yun, that's another way of explaining it, no? Doing what you love doing. Sabi ko na. Anyway, so, phase four is, as I've said, must be entered into with great caution, because it is in this stage of consciousness that most super beings in training experience the greatest difficulty. In phase four, I'm just repeating this, binasa ko na ito kanina. In phase four, the truth or spiritual faculty has been partially developed in your deeper mind, but is not ready for full expression. But because the consciousness tunes in at times to this illumined awareness, so-called miracles will occur. And there will be opportunities for magnificent demonstrations of the power at work. At the same time, you may also find that your optimism is ahead of your understanding, and errors in judgment will result, plunging you into the how could this possibly happen state of mind. It is not until the truth idea is fully manifest in consciousness that miracle follows miracle and wonders never cease. Okay, so yun, dyan ko dyan ang sinabi yung buhay ko. Na everything stopped, or I stopped everything, because I told myself, I've been creating this, but I'm not happy. So what should I do? At bakit hindi ko naman manifest yung mga gusto ko? Doon tumigil ang aking mundo. At doon ko nireboot uli ang sarili ko. At doon ako pumunta sa phase 5. Ano na yung phase 5? Sa kamalayan. Phase 5, ito. In phase 5, an individual is conscious, an individual's consciousness is directed toward the good at least 51% of the time. 51% of the time. Example, the positive thoughts and the feelings outweigh the negative. Now the clouds seem to part and more sunshine than ever comes into your life. There is more harmony, money is more plentiful, those old aches and pains are not as frequent, and things seem to be right. Seem to be right in your life. The exceptional heights of sudden miracles and the deep valleys of futility experienced in phase 4 have passed, and there is more stability and order in life. The marvels and wonders indeed continue, but they are now recognized as the natural outpicturing of an uplifted consciousness rather than as supernormal. But there is caution light on this level too. People on this path say that phase 5 is straight and narrow, and if the shield of protection from the race mind is not strong enough to ward off concentrated negative influences, the scales of your mental atmosphere may be tipped and you will find yourself backsliding into the roller coaster ride of phase 4 again. It is during the fifth stage that a firm and definite commitment must be made. A covenant with your higher self, an unwavering dedication to principle. In essence, you may now take your vows to achieve mastery. So that is what happened to me. Okay, that was what happened to me. Inano ko na, nag-commit na ako to learn more about it, and talagang nakita ko. Gumanda ang takbo ng buhay ko. There was harmony now. There was maraming pera dumating ulit. At mas hindi na siya empty. Enjoy ko siya. Mas feel ko yung takbo. Kaya lang, sabi nga dito, mayroon lang warning. Kasi nga,
pag naging complacent ka, kasi ito yung ano na eh, kailangan steady ka na talaga na alam mo na ito, gusto mo na ito, at hindi ka na dapat mawala sa phase na ito. Kasi kung hindi, at naging alanganin ka pa, babalik ka ulit sa phase 4. Kung saan ay, yun na naman. Andun na nga lahat, pero patigil-tigil yung kwan mo. Yung manifestations mo. Pero dito sa phase 5, nandito na yung gusto, yung mga gusto mo, lumalabas na. Yung mga gusto mo makamit, eto na yung achieve mo. And so basically, when I committed myself to consciousness, to promote Kamalayan, I packed my bags, I left my house, I went to Baguio. At doon ko na talagang sinimulan ang career ko sa advocacy ko. At yun na, doon ko na ginawa yung pag-promote ko ng ituro ang aking kaalaman o yung nalalaman about Kamalayan. So, yan ang ginawa ko. Up to this time, yun pa rin ang ginagawa ko. So, yun ang aking naging commitment. So, yan. So, ang sabi nga, okay, si Lyra, kanina, sabi niya, okay, ito yung sabi nga, I'm a mass comm graduate and later on discovered my passion in cooking. So, kung saan, ito nga ang, in-explain ko, no? We might have taken a course where we graduated from, pero yung passion natin, minsan, nag-evolve. Minsan, may nandidiscover tayo na, ay, iba na palang gusto ko. And katulad ni Lyra ngayon, ang gusto niya cooking. So ano ka ngayon, Lyra? Chef ka na ngayon. Or you have your own restaurant. Ha? Kasi ganun yun eh. Hindi pwede sabihin mo na kung ano yung gusto mo ngayon, yun lang yun eh. We might have something like 5 passions. Ha? Like ako, I actually started out as a theater arts graduate. Ay, hindi pala ako nag-graduate. Theater arts major, yeah, student. So I taught in communication schools. I mean, I taught communication in universities and in colleges. I became a book author. I became an actor. I became a musician. I worked in the government. I was a stage actor also. I became a band manager. I mean, I became a director, TV director. I became a TV producer. Ang dami. Kasi lahat yan gusto ko eh. I tried everything. Ang tanong lang dyan, was I happy with everything that I did? Most of them, I liked, but I didn't see myself long in that career. I thought television was something that I love so much, but I didn't want to sacrifice my health. Kasi sa TV, puyatan yan. I didn't want to sacrifice my health. Kung saan, eh, sabi ko, kaya ko bang ipaglaban ang actually, pwede ka mamatay. And many of my friends actually died while doing their job in this kind of work. At sobrang stress sa TV at sa pelikula. I mean, the stress is too much. I have a friend who was acclaimed TV International Film Awardee. He won film awards in several international film festivals. And he was a director in ABS-CBN. And 4 years ago, at a young age, he died of a heart attack. Ano yan eh? Stress talaga. So talagang diyan mo makikita hanggang saan kaya mo. Ano yung sasabihin mo? Ano importante sa buhay mo? Ano importante sa sarili mo? Ako, I couldn't exchange health. Because primarily, that is one of my wealth areas. Health is wealth. There are 4 areas in our life. Health, wealth, love, and success. I cannot give up my wealth.
for something. A lot of times, marami sa atin yung mayaman sa career nila, grabe sa business sila, ha? Naging multimillionaire. At what expense? A lot of times, their health, naging sakitin na sila. And most of the money they actually earn, they spend it lang sa paggamot sa sarili nila. And sabi ko, is it worth it? Sabi ko, I don't think so. So yung mga ganyan, winiway ko yan. And so, I tinanggal ko na yung TV. So, ano pa? Mas less ang stress sa music industry. So, doon ako tumagal, 30 years. Pero hindi porque less ang stress, hindi stressful yun. And may stress pa rin yun. Andun pa rin yun. Imagine, ang work ko doon was how to make unknown musicians and artists or singers become stars in just a few months. At pag hindi naging star yan, ako may kasalanan, hindi yung artist, hindi yung singer. Kasi nga, I chose them, I signed them up. So, my promise to the company, this is going to sell. This will make a lot of money for our company. Tapos biglang kumalpak. Siyempre, ako ang may kasalanan. Ako ang tuturo na, oy, hindi bumenta yan. Sorry. Pwede ka namin tanggalin. Or pwede ka namin, yeah, pwede ka namin i-fire. Ganun ang stress sa buhay namin. As in doing those jobs. Well, okay lang. Ako, I was ready for those instances na ma-fire. Sanay na ako sa, I got fired several times already and I moved on. Alright, so, walang problema doon. Sabi nga, the life of a man is an endless discovery of the self. Totoo yan. That's why you have to keep on discovering what will make you happy. You cannot stop from saying, I have this one destiny and I have to fulfill it. Maybe you have a gift. What is that gift? And if that is your gift, what did you do with that gift? If you have that talent, what did you do with that talent? Bakit mo sinayang? Yun ang dapat mong binigyan ng pansin. If you had that, for example, if you had that wonderful voice, eh, bakit hindi ka naging singer? Eh, kasi gusto maging nurse ako eh. Oh, pero gusto mo ba maging singer sana? Oo, kasi hilig ko rin yun eh. Bakit hindi mo ginawa? Eh, kasi nga, gusto na magulang ko, maging nurse ako para makatulong ako sa pamilya. Which is still a valid reason. Pero, what did you do with your singing career? Look at Nonoy Zuniga. He wanted to be a doctor, but he wanted also to be a singer. So, he studied medicine while he became a singer. And he became a very successful singer. Did he stop his ambition to become a doctor? Hindi. While he was already a very successful singer, he still finished his studies in being a medical doctor. He finished it, he took the board, and he became a doctor. So now, he's a doctor. Pero, ang fulfillment pa rin niya is in singing. So ganun lang yun eh. Ano pa yung mga gusto mong gawin ngayon? That's why ako, I talk to people who are retired already. Ano pa yung gusto mong gawin? Let's do it. And I'll help you do it. Kasi hindi mo pwede sabihin, patanda na ako eh, wala na akong time. Wala yun. Kung hindi mo ifulfill yan na at this point in time na nakakalakad ka pa, on your deathbed, you will say, sayang, sana sinunod ko yung gusto ni Tato Malay na gawin ko yung gusto kong gawin. Look, andyan lahat ng opportunities. Eto na, nagsisimula na tayo uli. Nireboot na tayo uli. Now is the chance for us to be able now to say, this is what I want to do. This is what will make me happy. Ang tanong dyan is, what will you do with it? So with that, titigil muna tayo dyan. Nasa ano ba tayo? Did we stop in phase 5 or 6? Whatever. We will continue with the tomorrow or... Oh, tomorrow siguro, Saturday or Sunday. Siguro Sunday na. On the second half. So... with that, I'd like to say thank you for watching and being part of this episode of our class, Kamalian Learning Alternative Success System, wherein we took up the 12 phases of consciousness. I'd like to say thank you to those who again participated, like si Rodel Katahay, Veronica Garcia, Lyra Padilla Hilario,
si Sani Azores, Paul Ronald de Belen, sino pa? Jorik, Templo Nuevo, si M, Judelin Garcera Homok, and si M Centeno. All right. So with that, I'd like to say magandang kamalayan sa inyong lahat.